Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Ang vlog ko ngayon ay mag-go-haul ako. Bumili uli ako ng mask. Kasi ano sila doon? Sale. Kaya bumili lang ako yung mga sale lang ang binili ko sa Zalando. Yung Zalando, ano, medyo mahal doon na pag bili. Pero marami sila doon mga branded na, ano, na mga damit, mga sapatos, o kung ano-ano pa, bags, relo, marami pa, lalaki, babae, mayroon sila doon sa online yan. Magkano ba yung binayaran ko? Yung isa, halaga 80. Kung naging 100, kulang 600. Yung isa naman, 97. Yung dalawa, yun. Ayan, 97 yung isa 80. Kaya kulang, saan ba yung ano? Yung, ito yung Reebok. Yung Reebok ang tatlo, ano, 97. Mga mahigit 500 in pesos. Yung Reebok. Pagkatapos, mga sale ito sila. Yung isa, Kapa Zappi ang pangalan niya. Ayan, tatlong Reebok. Ano yata ito eh, halos 200 sa pira nila nung hindi pa sale, 199 yata eh. Kaya kulang din na 1,003 kung hindi siya sale. O, tas yung isa nakalimutan ko na kasi branded din ito. Naging 80 pero sale ito siya. Sale ito. Halos kaparehas yata ito ng Reebok. Kasi may ano din to eh, may pangalan din itong brand na to. Tatlo din siya, puti, pula at saka itim. Ayan, siguro nakita nyo na Kapa ang pangalan niya. Nakita nyo na yan yung ganyang ano, yung ganyan, ayan. Pula yung isa. Pula. Ayan. Ito siya. Tatlong iba-iba. Pagkatapos, mag-uhol ako ng, ano, ng, yung, It's and Im. Pumunta kami doon kasi nagpadala ko doon sa kaibigan ko na binigyan ko ng, ano, ng Christmas gift na relo. At saka binigyan ko uli ng gingerbread yung parents niya kasi gusto yun. Dalawang ano ang naano ko na padala ko, dalawang plastic na gingerbread kasi yung 'di ba sinabi ko doon sa ano ko sa video ko na kahapon na kaya hindi ko na padala kasi siyan inano niya sa bahay. Pagkatapos nung pumunta ako ng bahay, kala ko last na gingerbread 'yun. Nung hinahanap ko yung gingerbread na inano niya sa bahay, hindi ko mahanap. Pero may nakita ko doon na dalawa na gingerbread kaya 'yun na ibibigay ko na 'yun kasi yung mga gingerbread na 'yun maano na rin 'yun eh, baka mag-expire ba kasi hindi naman 'yun pwede ng gaano katagal. Lahat naman mag-i-expire. Pagkatapos namin maghulog ng ano, package, pumunta kami ng It's and Im, kaya ihuhol ko. Ito nga palang damit ko, yung mahaba ito, yung talagang mahabang-mahaba ito. Ano bang tawag nito? May tawag nitong mahabang damit eh, nakalimutan ko lang. Basta mahaba ito hanggang ano, hanggang paa. May tawag nito pag mag-ano uli ako mag-vlog ako aanuhin ko sasabihin ko basta yun yan pag sa baba magandang ano nito niya sa baba eh ayan yung sa baba yan ang ano niya
Ang style niya sa baba. Yan. Yan. Sa babang baba. Yan. Yan, yan siya. Kakalimutan kong tawag nito. Ay, may tawag nito yung mahaba, di ba? Umuuso yan yung mahabang ano, mahabang gamit, hindi gown. Yung pwede mong damitin ng dun sa labas o kahit sa party pwede o kaya kahit maglakad ka lang sa labas. May tawag nito, nakalimutan ko. Ito, bumili ako nito ng dalawa kasi bibigay ko yung isa. Mga sale ito. Yung isa kay Sminerick, yung isa ibibigay ko. Ang ano nito, ang presyo dati nito ay 149 sa Swedish crowns. Pagkatapos naging ano na lang, naging 60 na lang sa ano nila. Ang 149 magkano 'yon? Kalimutan ko. Ayan yan siya, 149. Yan ang dati niyang ano. Tapos naging 60 na lang siya. Basta yung 100, kagaya ng sabi ko, kulang-kulang 600. Ayan, parang maganda siya. Maganda siya. Ayan. Si Sminerick, marami siyang mga ganito. Halos lahat ng mga damit ni Sminerick akong bumibili. Bumibili rin siya, pero ako talaga kadalasan ang bumibili. Ayan yung style niya, medium yung ano niya. Ayan. Maganda siya na panglalaki kasi ako gusto ko talaga na ganito yung suot ni Sminerick kasi parang disinti ba tingnan at saka malinis. Si Sminerick naman kasi siyempre ano siya yung half siya. Hindi ko naman sinasabi na porkit anak ko gwapong gwapo. May tsura naman si Sminerick sa totoo lang eh. Kung hindi lang nagpapahaba ng buhok. Nung bata pa siya na halos kalbo, yung semi-kalbo. Yun ang mga gustong-gusto ng sa Facebook friends ko at saka yung mga relatives ko at saka ano. Kasi sabi nila, bagay na bagay sa kanya yung semi-kalbo. E ngayon, ayaw na. Gusto lang niya ng mga mahahabang buhok. Kaya wala akong magagawa dyan. Ito nga pala yung bag ng X&M. Ayan. Madilim, aywan ko kung nakikita yung nakalagay na it's and im maitim dito kaya yun. Pagkatapos bumili ako ng ganito ibibigay ko kay Sminerick. Ayan, medium siya. Ang dating halaga niya ay naging 50 na lang sa pera nila. Magkano bang 50? Wala pang 300. 199 ang dati niyang halaga. Ayan. 199 ang dati niyang halaga. Tapos naging 50 na lang. Ayan yung Isaki. Svenska kronor. Swedish crowns. 199. Patas naging 50 na lang. Ayan ang style niya. Ayan. Tapos may nakalagay siyang it's and him. Ayan. Medium yan si Sminerick. Ayaw niya ng hapit na mga damit. Gusto niya yung maluwang. Kaya inaano ko siya. Yung papa niya large. Parang payat yung papa niya sa kanya. Pero ano yun. Large yun. Pagkatapos ito din. Maraming damit si Sminerick. Kaso lang. Yung ganun ng ganun ng ganun ang inaano niya. Ito nag ano, 60 lang ang bili. Ang dating halaga niya ay 99 ang dati niyang halaga. Ayan, is AK 99. 99, mga 500, wala pang 580 siguro. Hindi ko na alam ang ano ngayon ang ano, ang ang Swedish crowns to peso. Long sleeve din. Ayan. Pagkatapos itong mga t-shirt lang na to.
ang dating halaga ng t-shirt na to, naging 30 na lang siya, ayan, naging 30. Ang tin, bali, wala pang 60. Pagkatapos ang 10, 60, 120, wala pang 180 ito. Pero ang dati niyang halaga ay 99. Bali, kulang-kulang 600. Itong t-shirt na to. Ayan, ayan, 99. Hindi ko na maano. SAK. Yan yung It's Sandim. Ayan, yan siya yung style. Nakalagay dito. Wala, ano-ano lang nila, style-style lang, style-style lang nila. Ayan. Pagkatapos ito, 60, ang dating halaga niya, 149. Ayan, 60. Tapos ito naging 149, ito man ang Swedish crowns. Dito. Naging ano, naging 60 na lang. Ay, hindi ko masyado makuha. Basta, dati siyang ano, 149. 149, wala pa sigurong 800 ito. Ang style niya, itim. Tapos yung nakalagay na It's Sandim, parang maano, hindi gaanong makita. Ito na lang dyan, nakalagay It's Sandim. Yan, yan. Nakalagay, ano to? Promise. Nakalagay dyan. Patas mga number lang. Promise, pagkatas mga number lang. Yan. Pagkatapos ito, 50 ang bili. Tingnan ko kung magkano noon. Noon, 99. 99 siya. Ayan yung isiki. Ito, pounds ito. Euro. Euro pala ito kung magkano sa euro. Ito, pounds. Ito, Danish kroner. Norwegian crowns, Danish crowns, Norwegian crowns. Hindi ko alam itong ISK kasi parang ngayon ko lang yan nakita. Kung Ireland dyan, kung hindi ko alam. Ayan siya. Wala, ayan lang ang talagang style niya. Pagkatapos na may nakalagay nga, don't let me go. Pagkatapos... 50, wala pang 300. Wala pa siyang 300 ito. Magaganda yung mga tila nila eh. Yung ano ko, yung kapatid ko na nurse na lalaki sa Australia, nagpadala ko ng ano, mga damit sa anak niya kasi ang tagal nilang hindi nagkaanak. Yung ano niya, yung asawa niya, Pilipina na nurse din. Sabi niya sa akin, kasi nagtrabaho siya sa Singapore, sabi niya sa akin, Ate, alam mo, yung mga damit na galing ng Sweden na It's Sandim, ang gaganda kaysa daw doon sa Singapore. Sabi niya, pagkatas ang pagkatahi, talagang ano, talagang magandang pagkatahi. Talagang magandang maganda. Kasi kahit naman, ewan ko saan ito, inano, made in saan ito, talagang maganda ang pagkatahi nila. Kahit pa made in China o ano, yung mga natitin na pinagbibili sa Pinas na mga made in China, di ba yung pagkatahi hindi maganda? Siguro kung makita nyo ang pagkatahi ko parang ganun. Kasi hindi naman ako talaga marunong manahi. Pero ito, yung talagang ano, yung pulidong-pulido, wala kang makikita dyan na mga ano ba yan? Yung, ano ba itong tawag, nakalimutan ko. Yung sinulid, wala kang, di ba yung sa Pilipinas na mga sa China, yung sinulid, nandiyan, pati yung pagkatahi, ito talagang sobrang perfect, yung sobrang perfect ba na
pagkatahi yung ano nila. Kaya kahit sa t-shirt, yung quality, talagang ang ganda ng quality. Talagang ang ganda ng quality, ang pagkakatahi. Wala ka dyan mali na makikita sa sinulid o anuman, wala. Parang talagang sobrang maganda talaga. Pagkatapos ito, 30 lang ito ang bili ko. Pero ayan, SAK, Svenska Kronor o kaya Swedish Crown, 79.90, 80 ang pagkaano nila niyan. Kaya 80, ayaw ko magkano yung, basta kung naging 100 yun, wala pang 600. Hindi ko alam ngayon magkanong rate kasi last time na ako ng sa internet, ang 100 Swedish crowns, 577 pesos in pesos. Oo. May nakalagay na Los Angeles. Ano lang to? Ano-ano lang to? Ito yung harapan niya. Ayan. Ito yung harapan niya. Nakalagay Los Angeles, California, United States of America. Yan. Pero yung likuran niya, maganda yung likuran niya. Ayan. Ayan siya. Tapos ayan. Ayan siya. Pagkatapos, ano, yung dalawa yan siya. Kasi bibigay ko. Bibigay ko doon sa Pinas. Dalawa yan siya. Pagkatapos, ito, may nakalagay itong na New York. Ang dating presyo na niya ay 79.90 din, naging 40 sa pera nila. 40 siguro mga mahigit 200 ano sa pesos. Ayan. Yan lang nakalagay diyan sa harapan. Pero dito sa ano, sa likuran, yan. Yan yung likuran. Nabayaran ko na yan. Pagkatapos nung pauwi na ako, may nakita ako doon na damit ng sa babae. Ito. Sabi ko, bibigay ko ito sa kay ano, Mian Batino, mayroon kang pinsan mo daw siya na nanonood ng mga ano ko, ng mga videos ko, kailan lang naman siya nanood, aywan ko kung siguro mga aywan ko nga kung nag 2 weeks. Parating nanonood siya dyan. Pamaskuhan ko to sa kanya. Ang bili nito noon, ang dating halaga, ang dating price nito ay 199, kulang 13, naging 40. 40, magkano yan? Wala pang 300. Kasi nagandahan talaga ako nito. Ayan ang style niya. Pagkatapos yung tila niya, maganda. Maganda ito siya. Ayan. Kahit ako gusto ko to, kung ano lang ako, kung payat lang ako, gusto ko ito. Ayan. Parang sobrang simple, pero pwede mo siyang i-ano sa, ito yung talikuran niya. Pwede mo siyang, ano, yung sa party na. Party? Halimbawa, may party-party dyan sa ano, sa kaibigan mo, sa ano, sa dyan, sa mga relatives mo. Maganda ito na ano. Ayan. Pakibigay na lang nito, Mian, sa ano mo, sa sabi niya, pinsan mo raw siya. Ang pangalan niya ay Maribel Batino. Kasi nanonood siya ng ano, ng mga video ko. Nagko-comment siya dyan. Nagustuhan daw niya yung Relo Chocolates. Kasi gusto ko munang unahin, pag magbigay uli ako, gusto ko yung unahin din bigyan yung mga noon-noon pa na mga subscribers ko na nandiyan palagi, kasi unfair naman sa kanila kung yung mga bago pa lang ano bibigyan ko, kasi marami sila diyan na gusto ko talagang bigyan. Kagaya ng sabi ko sa inyo, wala pa ako talagang sahod, yung AdSense ko hindi pa dumarating, kaya yun, itong mga binibigay ko sa inyo, mga pera ito ng asawa ko. Wala akong trabaho. Mabigay, basta mga pera ito ng asawa ko. Basta okay. Bye-bye. Yung hindi ko pa nabibigyan dyan, alam ko kung sino kayo dyan na mga nagsusuporta sa akin. Kagaya ng parating sinasabi ko na dito lang naman ako sa YouTube.
Kaya hintay-hintay lang. Basta ko alam po kung sino kayo dyan na nag-aano sa akin. O sige, bye-bye, ingat.